Ipinag-utos ni PNP Chief Ronald De La Rosa sa mga pulis ang mas maigting na pagbabantay laban sa indiscriminate firing sa pagsalubong sa bagong taon. Tulad ng kampanya kontra droga, may Operation Tokhang din ang pulisya sa mga pagsususpetsahang nagpaputok ng baril. Makibalita tayo kay Tricia Zafra. Nauwi sa pagluluksa ang masaya sanang pagsalubong ng Pasko ng isang pamilya sa Caloocan City. Ito ay matapos matamaan ng ligaw na bala ang padre de pamilya nilang si Godfrey. Kwento ng anak ng biktima, nagahapunan lang daw sila sa isang food park nang biglang may magpaputok ng baril. He's looking around and then after a few seconds sabi niya, "Ma, may tama ako." After a few steps, bumagsak yung daddy ko sa bandang direction na yon. And then binuhat na namin siya pababa hanggang wala na siya. Isang bala ang tumama sa likod ni Godfrey at tumagos sa kanyang puso. Idiniklara siyang dead on arrival sa ospital. We went here to eat, to plan for the Christmas, and then this happened. Sobrang bilis, sobrang hindi kami makapaniwala. Until now, hindi kami makapaniwala na wala na yung daddy namin ng ganun. Base sa kuha ng CCTV, may nakamotorsiklong tumigil sa kalsada sa gilid ng food park pasado alas 10 ng gabi nitong Biyernes. Bigla na lang itong namaril sa food park at saka humarurot paalis. Iniimbestigahan pa ng pulis ang insidente. Ang PNP, mariing kinukondina ang indiscriminate firing, kaya naman ang teknik ng oplantokhang o pangangatok sa mga bahay na ginagamit sa kampanya kontra illegal na droga, gagamitin na rin para sa mga pinagsususpetsahang nagpaputok ng baril. Pag kayo'y nakarinig ng putok sa loob ng isang pamamahay, please mag-responde kayo, puntahan ninyo, katokin ninyo yung pamamahay or yung compound, dapat you are in proper uniform and meron kayong patrol car na kasama. If they refuse entry, diskarte kayo. Break in. I-break in ninyo. Narinig man yung putok galing sa loob. Kailangan aksyonan ninyo yan. Kapalit naman ang hindi pagselyo sa nguso ng baril ng mga pulis, ipinag-utos ng PNP chief ang mas maigting na pagbabantay ng mga pulis at maging ng mga sibilyan. Pinababawi rin ni Bato ang lahat ng mga leave ng mga pulis mula December 31 hanggang January 1, 2017 para palawigin ang police presence, lalo na sa mga lugar na may kasaysayan ng indiscriminate firing. Ayon kay De La Rosa, wala siyang awang ibibigay sa mga walang habas na magpapaputok ng baril, lalo't mga inosente ang karaniwang nabibiktima nito. Sa lahat ng mga sibilyan na gun holders, you have all the time in the world to fire your firearms discriminately doon sa firing range ninyo. Doon kayo magpaputok. But never sa pamamahay nyo o sa lugar na hindi firing range. Ayon kay De La Rosa, ay sisibakin ang mga chief of police o station commander sa isang lugar kung hindi mahuhuli ang suspect ng indiscriminate firing, lalo kung may casualty. Whenever two chief of police are relieved for the same incident, the respective provincial director will likewise be relieved. When two provincial directors are relieved, the regional director of the PRO will be relieved. Tricia Zafra, GMA News.